Welcome, mga Kanova! Tunghayan po natin ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng totoong buhay, kwento ng pagkilala sa Panginoon, kwento ng masasayang buhay, katutuwaan, kaiiyakan, at lalo't higit, kwento ng mga himala. Samahan niyo po ako sa bawat kwento na aming ibabahagi sa mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like ng aming channel, paki-pindot ng subscribe button, pati na rin ng bell icon para ma-updated pa kayo sa aming mga parating pang mga uploads. Hello, hello mga Kanova! Samahan niyo po ako at pakinggan natin ang ika-apat na kabanata ng aking kwento na pinamagatang My Destiny. Ayon sa Colossians 3 verse 22 to 23, mga alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo. May nakakakita man or wala, maglingkod kayo, hindi upang kalugda ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y talagang tapat at may takot sa Panginoon. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Kailangan nating maging tapat sa lahat ng ating ginagawa. Kita man tayo ng ating mga amo o hindi, ay kailangang may dedikasyon tayo sa ating trabaho. Huwag nating pairalin ang pagiging sipsip sa amo para lang tayo mapagaling o maitaas ang ating pagkatao. Bagkos, kailangan nating gawin ang mga bagay na bukal sa ating puso at isipin nating laging nakikita ng Panginoon ang bawat kilos natin dito sa lupa. Walang makakaligtas sa paningin ng Diyos, 24/7 niya tayong nakikita. Kaya maglingkod tayo sa Kanya ng may pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa. Chapter 4. Pero hindi habang panahon ay nasa tabi ni Althea si Adam. Sa Amerika ka mag-aaral ng college. Oo, at sa makalawa na nga ang alis ko eh. Nakangiting wika ni Adam habang nag-iimpake. Tila may sumakal sa batang puso ni Althea na sa edad na 13 ay ganap nang nauunawaan kung ano ang nararamdaman sa kababata. Paano iyan? Kailan ka babalik dito? Hindi ko pa alam. Pero lagi naman akong tatawag si inyo rito. Susunod din sa akin si Nanuel at si Tara. Sa Alexandra lang ang maiiwan dito dahil ayaw niyang mag-aral sa Amerika. Talaga? Magiging malungkot na pala ang bahay ninyo, ano? Hindi naman siguro. O huwag ka na malungkot. Maiiwan naman si Alexandra at may kalaro ka pa rin. Hindi naman kalaro ang gusto ko eh. Anong gusto mo? At hindi na siya kumibo. Alam ko na. Gusto mo ng kuya ano? Yung kuyang lagi magtatanggol sa iyo. Huwag kang mag-alala. Ibibilin ko sa mga pinsang kong sina Francis at Vidal na bantayan kayo na Alexandra. Smile ka na dyan at huwag ka nang malungkot. Lagi naman akong tatawag sa iyo. Pilit ang ngiting inbinigay niya kay Adam. At nang umalis na nga ng San Gabriel ang kababata, pakiwari niya ay tinangay nito ang kanyang batang puso. At pagkalis ni Adam ay naging malungkot na si Althea at napansin ito ni Mama Lina. Althea, may problema ka ba? Bakit parang lagi kang malungkot ngayong mga nakakaraang araw? Wala naman po Mama Lina. Malungkot lang po ako kasi po wala na po ako makakasama at tagapagtanggol. Wala na po si Kuya Adam. Malungkot na wika ni Althea. Nakuha ka ng malungkot. Ilan taon lang naman siya doon. At pagka-graduate niya ay dito na ulit siya titigil dahil si Adam na ang mamamahalan ng mga negosyo namin. Kaya ang gawin mo na lang ay mag-aral na lang na mabuti para pag-uwi ng Kuya Adam mo, tapos ka na din at maayos na din ang buhay mo. Okay po, sige po Mama Lina at magtatapos po ako ng aking pag-aaral. Magugulat na lang si Kuya Adam pag-uwi niya, malaki na ako. Nakangiti na niyang wika sa ginang. Kaya simula noon, ginawa na lang niyang inspirasyon ang pangulila niya kay Adam. Nag-aral siyang mabuti. At kahit nasa Amerika na ito, ay hindi pa rin ito nakakalimot na kausapin siya
pag tumatawag ito sa mansyon. Kaya naman tuwang-tuwa siya pag nakakausap niya ito. Napadilat at napakurab si Althea sa bahaging iyon ng pagkaalaala sa nakaraan. Adam, sa iyo ko unang naramdaman ang pagtanggap ng pamilya ninyo sa akin. Ikaw ang unang naglahad ng palad sa akin. At hinding-hindi ko makakalimutan ang damdaming nadama ko nang maramdaman ang init ng palad mo. At hinding-hindi na iyon mawawala sa pandama ko. Kahit sa matagal bago ka nagbalik sa bansa. Kahit nadalaga na ako nang muli kitang makita. Sigurado ako sa nararamdaman ko para sa iyo. At kung alam mo lang, mga bata pa tayo ay minahal na kita. Hindi bilang isang kapatid, kundi sa hindi ko maipaliwanag na paraan. Pero palihim nga lang, dahil alam ko na wala kang karapatan na maramdaman iyon. At gayunpaman, ang mumunting bagay na nagpapasaya sa iyo at nagpapagaan sa buhay mo ay nakahanda kong gawin. Kahit pa nga ang katumbas na mga sandaling kasama kita, ay iba yung sakit ang nadarama ng puso ko kapag kasama mo na rin si Ira na nasa paligid siya. At marahang pinahid ni Althea ang mga luhang naglalanda sa kanyang pisngi at pagkuway nagbangon mula sa kama at nagtungo sa bintana. Pero hanggang kailan ako pwedeng manatili sa tabi mo? Paano kapag inaayawan na ako ni Ira dahil hindi pa rin ako makapasa sa panlasa niya? Ano na ang gagawin ko? Dahil hindi makatagpuan ng kasagutan sa mga pinangangambahang tanong, mabigat ang kalaobang lumabas na lang ng kanyang silid ang dalaga at bumaba ng hagdan. Dimiretso siya palabas ng sliding door na patungo sa swimming pool. At nang nakarating na si Althea sa tabi ng swimming pool, ay bahagyang nakadama ng gaan ng kalaoban ang dalaga. Naaalaw siya sa tila sumasayaw na ilaw na may iba't ibang kulay na nasa ilalim ng tubig. Mag-swimming na kaya lang ako. Hindi naman siguro bawal. Bakit sa San Gabriel ay okay lang na mag-swimming ako roon sa swimming pool nila? Saka sandali lang naman eh. At napalingap siya sa paligid. Alas dos na ng madaling araw at tulog na siguro ang lahat ng tao dito. Siguradong pati si Kuya Adam ay tulog na rin. Okay na siguro itong suot kong underwear. At nag-shower naman ako kanina. Bulong ni Althea sa kanyang sarili. At pagkuway, hinubad na niya ang suot na roba at hinubad na ang suot na house dress. Matapos maiwan ang two-piece underwear, ay nagtanggal siya ng salamin at inilugay ang mahabang buhok. At saka lumusong na sa tubig at ilang ulit na nagpabalik-balik ng langoy sa magkabilang panig na swimming pool. Paminsan-minsan ay nagpo-floating para magpahinga. At lingid sa kaalaman ni Althea ay may nakamasid sa kanya habang nalangoy siya sa swimming pool. Nagising din si Adam na maalinsangan ng kanyang pakiramdam, kaya bumangon ito at pumunta ng kusina para kumuha ng tubig. Nagulat siya na parang may tao sa swimming pool nila, kaya tiningnan ito ni Adam at laking gulat niya. Ang akala niya ay may ibang taong nakapasok sa bahay niya. Nakita niyang hinubad nito ang roba at kitang-kita niya ang magandang hubog ng katawan ng dalaga. At napalunok si Adam. Si Althea ba talaga yon? Ang sexy niya ah, at ang kinis at ang puti. Bagay rin sa kanya ang nakalugay na mahaba at bagsak na buhok. Kaya pala nitong tanggalin ang makapal nitong salamin. Hindi talaga niya nakilala ang dalaga. At pansamantalang nagkubli si Adam sa kanyang kinatatayuan at baka makita siya ni Althea. Baka kung anong isipin nito sa kanya. Baka akala ng dalaga ay binubusohan niya ito. Kaya mabilis na lang siyang umakyat ulit papunta sa kanyang kwarto. At ang nakahiga na ulit siya, lalong hindi siya makatulog. Parang ginugulo ng sekretary niya ang kanyang sistema. Ano ba itong nararamdaman kong ito sa kanya? Bakit ibang iba siya kay Ira at sa mga naging sekretary ko? Ang kanyang kasimplihan at kabaitan ang nagpapagulo sa isip ni Adam sa ngayon. Matalino at malambing si Althea. At dagdag pa dito, magaling siyang magluto. Ano nga ba ang gusto niya sa isang babae? Pero hindi pwede. Kapatid ang tingin sa kanya ni Althea. Hanggang sa nakatulog na si Adam,
na si Arteya pa ang nasa isip niya. At pagkaraan ng ilan sandaling paglangoy, bahagya nang gumaan ang pakaramdam ni Arteya at pakiwari niya ay mahimbing na rin siyang makakatulog. Pumasok na siya sa kanyang silid at mahimbing nang natulog. No! Hindi ako papayag na pumunta ka ng Taiwan. Galit na wika ni Aira habang palakad-lakad sa kabuuan ng opisina ni Adam. Aira, ano ka ba? Kailangan kong pumunta sa Taiwan dahil doon kami magpipirmahan ng kontrata. I don't care. Basta, hindi ka pwedeng umalis. Imagine, 4 na araw ka roon at hindi ako pwedeng sumama dahil hindi ko naman pwedeng iwanan ang kumpanya namin. Ganun naman pala eh. Dapat ay naiintindihan mo kung ano rin ang responsibilidad ko sa kumpanyang pinamamahalaan ko. Yes, I understand. Pero hindi mo ba nauunawaan ang nararamdaman ko? Hindi ako mapapakali rito, knowing that you're there at baka kung ano-anong kalokohan ang ginagawa mo kapag tapos na ang business deal mo sa mga Taiwanese na iyon. Anong malay ko kung may makatagpo ka roong ibang babae? Will you shut up? Ano ka ba? Ano ba talagang akala mo sa akin? My God, hindi ka lang silosa. Paranoid ka pa. Are you sick? Sobra ka na ah. Galit na talaga ang kinig ni Adam sa pagkakataong iyon. My God, mukhang tutuhanan na ang away nila. Ngayon ko lang narinig si Kuya Adam na sinisigawan ng ganoon si Aira. Kinakabahang nakikiramdam na lang sa labas ang private office si Arteya. Ah, ganon. Sobra ako. Sobra na ako. Ha? At bakit ganyan ka magsalita ngayon? May pagmamalaki ka na ba? At sino ay pinagmamalaki mo? Aira, ano ka ba? Hindi ako nagmamalaki. Ang sa akin lang, no. Basta itong tandaan mo ha, kapag umalis ka, kapag hindi ka nagpadala ng ibang tao roon para siyang pumalit sa iyo, I swear, that's the end of our relation. Aira? Yes. Makikipag-break ako sa iyo at hindi na matutuloy ang kasal. And I really mean it. At saka nagdadabog na lumabas ang opisina si Aira. Oh my God! At napapitlag na lang si Arteya nang tila dilubyo ang nagdaan sa tapat ng mesa niya ang babae. Halos mabingis siya ng hilahin nito na pasara ang nilabasang pinto. Ano ba iyon? Grabe talaga ang babaeng iyon ah. Naiilang na lang na sinulapan niya ang saradong pinto ng private office ni Adam. At sa ilang sandali ay nagtalo ang kanyang kalooban kung ano ang gagawin. Nanatili na lang siya sa kanyang mesa. Arteya, please come at my office ha. Maya-maya ay nagsalita ito sa intercom na nasa kanyang mesa. Yes sir. At agad siyang tumayo at pumasok sa office ng binata. Sir, may pagagawa po kayo? Alanganin pantanong niya. Okay, yes. Ipabok muna ako ng ticket patungong Taiwan. Ha? Sir? Are you sure? At baka po magalit si... Hindi naman niya magagawang sabihin ang nais ipaalaala. Don't mind her. At sumosobra na siya. I am sick and tired with that woman. Masyado na siyang immature at unreasonable. Basta, ipabok muna ako ng ticket tomorrow night. Okay? Yes, sir. Ang tanging nasabi niya. Naku, malaking gulo ito. Sa loob-loob na lang ni Arteya. But somehow, parang gustong matuwa ng dalaga. Dahil sa wakas, nakita na niya na kaya naman pala ni Adam na kontrahin ang mga kapiritso ng nobya. Ano? Umalis din siya? Ani mo ay galit ang tinig ni Aira mula sa kabilang linya. Yes, ma'am. Kamakalawa pa ng gabi siya umalis. Damn that man! Kaya pala, hindi man lang tumatawag at nagtetext sa akin. At kaya pala, hindi ko siya makontak ang cellphone niya. At wala rin sumasagot sa landline niya sa bahay. At ikaw naman, bakit hindi mo man lang pinigilan at pinaalalahanan na magagalit ako? Hindi ba't naririnig mo naman na iyon ang pinag-aawayan namin, hindi ba? Ma'am, wala naman ho akong karapatan na pigilin siya at pagsabihan kung anuman ang pasya niya, hindi ba? At isa pa ho, hindi nga siya nagpapigil sa inyo, sa akin pa? At hindi napigil ang wika ni Arteya. Aba't, pilosopo ka ah. Ma'am, hindi ho. Sinasabi ko lang po ang totoo.
Humanda ka sa akin. Humanda ka sa pagbabalik ko riyan. At sasabihin ko kay Adam na sipain ka na sa trabaho mo. Pagkuway, binagsak na nito ang telepono. Bug! Aray! At halos sabingi siya sa lakas sa bagsak nito. Let's talaga ang babaeng iyon. Ang sama na ng ugali ay bastos pa. At luka-luka na tayata talaga yon. At bakit ako ang sisisihin niya kung tumuli pa rin sa pag-alis si Kuya Adam? My God, wala na talaga siya sa katwiran. Paano siya mapapagtiisa na lalaking iyon? At may lihim na ihiling ang kanyang puso na hindi niya mapigilang maisip. Sana ay hindi na kayo magkasundo. Sana ay mag-break na nga kayo ng husto. Hindi ka bagay kay Kuya Adam. He deserves someone better than you. Iyong igagalang at mamahalin siya ng higit sa lahat. Nakakainis kang Ira ka. Nakakainis ka. At napagdiskit sa hantuloy niya ang keyboard na kaharap. At bahagyang napalakas ang tipa niya sa mga letra. At noon tumunog ang telepono. Hello? Altea, kumusta na riyan? Ah, Sir Adam, kayo pala. Ah, okay naman po. Ikaw, kailan ka uuwi? Okay na ba ang business deal ninyo diyan? Ah, hindi pa masyado. At may ilang details pang nililiwanag si Mr. Tan. Anyway, baka mag-extend pa ako rito ng isa o dalawang araw. Ha? Baka lalong magalit si Ma'am Ira. Ha, I mean, katatabag lang niya kasi eh at galit na galit siya. Just don't mind her. Kaya nga mag-extend pa ako ng ilang araw dito. Ayaw ko pa siyang makita o makausap man lang. Ha? Bakit? Anyway, basta, bahala ka na muna riyan. Maliban sa mga tawag niya, itala mo nga pala ang iba pang tawag sa akin. At siya nga pala, huwag ka na mag-o-overtime ha. Maaga ka nilang uuwi para hindi ka mahirapan sumakay. Okay lang naman ako eh. No, basta huwag ka na mag-overtime. At tatabagan ko na lang si Mang Nick. Sasabihin ko na ihahatid ka sa umaga at susunduin ka sa hapon para hindi ka mahirapan sumakay. Naku, huwag na. No, basta. Tatawagan ko siya. Ah, okay, sige kuya. By the way, ano nga palang gusto mong pasalubong? Ha? Sabi ko, anong gusto mong pasalubong? Eh, bahala ka na. Wala naman akong alam kung ano ang pwedeng mabili dyan sa Taiwan. Ah, okay, sige. At ako na lang ang bahala. But just in case na may problema diyan, itawag mo na lang sa akin, okay? Okay. Naisagot na lang niya. Bye. Bye, Kuya Adam. At nawala na sa kabilang linya ang kausap. At napabuntong hininga na lang si Altea. Nakikipagmatigasan siya sa girlfriend niya. Pero hanggang kailan naman kaya siya tatagal? Mahal na mahal nga niya ang babaeng iyon, hindi ba? Pero hindi ko nasabi sa kanya na nagbanta si Ira na ipasisipa ako sa kanya pagbabalik niya rito. Pero sa bagay, mukhang tumataka sa problema si Kuya Adam. Hindi ko na lang sasabihin sa kanya. Bahala na kung ano mangyayari sa pagbabalik niya rito. At excited si Altea sa pag-uwi ni Adam. Miss na agad niya ang amo niya at bumilis ang tibok ng puso nang tanungin siya nito kung ano ang gustong pasalubong. Hindi lang niya masabi dito na siya lang ay sapat na para sa kanya. God, ano na ba itong nararamdaman kong ito para kay Adam? At pag hindi ko ito sinupil, ay kaawa-awa lang ako dahil napaka-imposibleng magustuhan ako ni Adam. At tag-isip siya, ano kaya umalis na lang siya sa trabaho niya? Siguro naman ay tatanggapin ulit siya sa dati niyang trabaho. Nahihirapan na siyang itago ang nararamdaman para sa binata. Baka mahalata pa ito ni Ma'am Ira ay mas lalong delikado. Talo ako ng bruhang iyon. At napasandal na lang sa kanyang upuan at napapikit sa Altea. At dito po ang nagtatapos ang ika-apat na kabanata ng aking kwento na pinamagatang My Destiny. Totohanin kaya ni Altea ang kanyang plano na umalis sa kanyang trabaho kay Adam? Pagkasundo na kaya si Adam at ang girlfriend nitong si Ira? Masasagot po ang lahat ng yan sa pagkapatuloy ng aking kwento. Thank you for watching! God bless at ingat po lagi tayo! Bye!